ay nabago. Siguro ito yung tamang panunod ko sa abin ng teacher ko that time na ito na yung nagsawa ng tao, namulat ng tao. Tulad na sabi ko kahapon, isa ako sa nag-participate sa EDSA Revolution that time. Bata pa ako noong 17, walang alam sa mundo, walang alam sa politika. Ang alam ko kaya lang, dun ako, dumadalo ako, walang pasok, masaya. Yun ang alam ko, pero hindi ko alam kung sino-sino yung ino. Hindi ko alam kung pinaglaban ko. And today, gusto kong baguhin yun. At gusto kong bumawi sa maling nagawa ko yun. Hindi ako pro-liberal. I'm not pro-matis the time. Talagang wala. As in blanco. Dahil galing ako sa probinsya eh. Nagawi ako sa Manila. So hindi ko alam kung ano nangyayari. Ang tango na sa akin, sino-sino yung ino. Yun lang alam ko. At siguro nagsawa na mga tao talaga. At ito yung tamang panahon para ipakita natin na try kami, huwag nila sabihin binabayaran kami nito. Hindi ko po kinala ng personal si Bongbong Marcos. Ang tinitingnan ko kung ano yung mga plataforma niya, kung ano yung naiwan ng magulang niya, kung ano nagawa ng first lady sa atin. Doon ako nagbabase. And then, kaya ako sumama dito at libre to. All the way from Cavite City, Tagaytay City, andito ako kasama nyo. Wala po itong bayad. At actually, may kumausap din sa akin isang presidential ball na gusto niya maging leader ako sa Cavite City. Pero kaibigan ko to, sikat na sikat ko ngayon, hindi ako sumama na. Magaling din siya, mamuno. Naniniwala rin ako na may kakayan siya. Pero para sa akin, ilaw pa siya. So mauna muna si Senador bago siya. Yun lang sa akin. Kaya andito ko kasama nyo ngayon. At isa lamang sasabi ko sa inyo, mga kabitay nyo, isang buhat ka. Ito naman yung leader pa. BBM talaga ang leader. So sir, si Lacson po ba ang tinutukoy ninyo? Ngayon? Yes sir. Hindi. Ayong tarap hindi. Hindi. Ayong kahapon na speech ko na bakit yung magbabalot, iboboto si si Lacson. Ay na, nabanggit ko na. Tinatanong ko kung may nagawa ba yan sa Cavite. Sagot niya, wala. So maliwanag. Bakit mo iboboto ang isang tao na kababayan mo na wala namang nagawa sa bayan? Sa Cavite City, wala siya nagawa. Sa lungsod ng Cavite, sa probinsya ng Cavite, as in wala. So, iniisip ko lang, kung siya ang mamumuno, syempre lalawak yung kanyang panunungkulan. Yes sir. Eh di lalo kaming nakalimutan, yeah, di ba? So bumoto tayo sa isang tao na may pagmamahal at nararamdaman natin yan. Yes. No? Yes. Kasi pag nagsasalita si Bongbong, mararamdaman mo nang gagaling sa puso, yes, walang sir. Halong kaplastikan. Yes sir. Yes sir. Yung mga katunggali niya, politikong-politiko ang dating. At saka kung iisa-isa mo rin naman, nababasa natin, nakikita natin, napapanood natin sa YouTube, yung mga anak niya, well-disciplined, ano? Si Bongbong, kung makikita mo, ang yaman, ang daming pera, pwede niya improve ang looks niya. Pero makikita mo, lumalabas sa face niya, yung age niya. Lumalabas. Pwede siya magpa-plastic surgery kung gusto niya, marami siya pera. Pero dahil simple siya, kung ano meron siya, yun lang siya talaga. Yes, sir. Yes, pati pananamit niya, simple, like his father. I still remember na nung bata ako, naririnig ko sa TV, si Marcos may 5 pares lang ng baro. Na paulit-ulit ang ginagamit. At si Marcos din lang, si Ferdinand Marcos Sr., siya lamang talaga yung presidente natin na nagsasalita na walang kodiko. Napakagaling, di ba? So yun yung kailangan nating leader. At kung titingnan mo si Bongbong, kawangis siya talaga ng ama niya. Sa boses, sa pagsasalita, at sa mga platformang hinahatag niya sa bayan. Yun po. Tama po yung sir. Ano? Sir, maraming salamat. Hindi ko alam sa kanila kung meron pa silang itatanong sa iyo. Okay ba? Thank you po, sir. So, this is the right time na to bring back Marcos Alpanti. Ito na ang tamang panahon, yes, para ibalik sila. Naging presidente na ang mga anak ng bawat presidente na nagdaan. Andiyan si Gloria, na ipakita niya ang galing niya. Andiyan si Noynoy, na ipakita rin naman niya ang galing niya. Bakit hindi natin subukan ng Marcos? Baka ito ang tatapos sa problema at paghihirap ng mga mamamayang Pilipino. Thank you so much po, sir. Mabuhay. Maraming salamat. BBM! BBM! Thank you po.